Una po sa lahat, sigurado ko marami pong mga samot-sari, maraming mga opinion, haka-haka, tanong-tanong, kung nasaan ba ako, ano nangyari kay Jiro, binabayaan ko ba, ano bang ginawa ko. Gusto ko po sa akin na po mangyari ng diretso na masabi sa inyo para hindi na maraming kung ano-ano pa. So kaya po ako nag-video ng ganito para po malinaw kung ano ba ang nangyari kay Jiro after nung 2015, kung saan siya nakita sa NAIA na palaboy-laboy. After po nun, nirehab ko po si Jiro dito sa Quezon City, na ayoko na po sanang sabihin, pero alam ko maraming magtatanong sa inyo. Medyo may kamahalan po talaga yung rehab ni Jiro noon. Siguro nasa 60,000 a month siya noon dito sa Quezon City. And I think tumagal siya doon ng mga 6 months to 8 months na rehab. Kumpleto po siya doon, doktor, mga gamot, injection, nurses. Kumpleto po siya doon. Dumating yung time na sabi sa akin ng doktora niya na medyo pwede na siyang lumabas. So, nung lumabas po siya sa first rehab niya, sabi ko sa kanya, kung gusto niya magtrabaho, ang pinaka maganda sana, bumalik siya sa pag-aartista. Dahil doon po, alam naman natin na magaling talaga si Jiro na artista, and doon madali siya makakaipon para matulungan niya yung pamilya niya. Tapos po, after noon, siguro mga after 1 week, dapat gagawin yung buhay niya sa magpakailanman. Pumirma na po kami. Siguro pumirma kami mga ang time, mga 3 p.m. Pumirma na kami ng kontrata na gagawin at siya rin ang gaganap sa magpakailanman. Ang nangyari, mga after 2 hours, nag-text sa akin. After po palang nung rehab niya, kinuha ko pa siya ng kondo para dun sila ng mga kapatid niya, para in case mag-artista siya, malapit siya dito sa may GMA. So dito siya malapit sa GMA na nakuhanan ko siya ng kondo nun, para at least decente naman yung titira niya, and para fresh start sa kanya. So after 2 hours nga na pumirma kami, nag-text sa akin. Sabi niya, "Mama, ayoko na. Ayaw niya na raw mag-artista." Sabi ko, "Anak, patay tayo dyan. Kakapirma pa lang natin. Anong nangyayari?" Tapos kaka-convince ko sa kanya. After 30 minutes, oo naman daw. Pwede na daw. Tapos mamaya 30 minutes na naman, hindi na naman daw pwede. Tapos after... Ganun yung utak niya. So, parang nasabi ko sa sarili ko, patay, mukhang hindi pa magaling tong si Jiro. So, ang nangyari, after nun, kinonsult ko siyempre yung doktora niya kung anong gagawin, na bakit ganun. Tapos, hanggang sa na-decide ko na ayaw niya pa rin mag-artista at hindi pa siya magaling. Kasi mga tinetext niya sa akin, minsan tungkol sa Olympics, minsan tungkol sa, ano ba yung dating naloka ako na text niya na parang mag-a-align na ang Pluto sa Mars. Sabi ko, ako mismo, sa sarili ko, sabi ko, mukhang hindi pa magaling si Jiro. So nag-decide ako na ibalik siya sa rehab. And this time, medyo malayong lugar na, kasi para hindi siya nai-stress sa family, sa mga problema niya sa buhay. So, dinala ko siya sa Bataan. Doon ko siya nirehab ulit for the second time. Then, medyo to nagtagal siya, siguro mga 2015 siya nakita eh. So, agad-agad nirehab ko 2016. Siguro mga 2016 to 2017,
to the first quarter of 2018. Nandun siya sa Bataan. And medyo gumaling naman siya, nakikicooperate naman siya doon. And thank you rin din sa mga tao doon na tumutulong din sa kanya. And then dumating yung time na pwede na siya makalabas-labas, pero within the vicinity lang ng Bataan. Hindi siya pwede dito sa Metro Manila pa. Kasi para rin walang mga stress, tsaka hindi siya nababarkada, hindi na ano sa pamilya, na i-stress din. So, yun, until dumating yung time na tinetext ako ng mga taga-rehab na kung pwedeng within the vicinity nga malis-alis si Jiro para naman maka ano ng ibang tao. So, pumapayag naman ako. Until parang nagpaalam siya sa akin, sa tagal na kasi hindi ko na matandaan, nagpaalam siya sa akin na mama, uuwi ako sa bahay namin. So, parang ang dating sa akin, parang pwede na pala siyang lumabas dun sa rehab. Ganun ang dating sa akin kasi nakakapagpaalam na siya sa akin na uuwi siya papuntang sa bahay nila. I think dito sa Metro Manila. So, parang dinobol check ko dun sa rehab sa Bataan na parang pwede na ba to or parang pinayagan naman siya. Hindi ko na kasi masyadong na i-encounter yung puro text na lang. Although pumupunta ako sa kanya minsan kasi kailangan na may mga interviews, pero dinadalaw din naman kasi siya ng pamilya niya doon. So I think parang yun ang assume ko, parang okay naman lahat sa kanya. So yun na nga, dumating yung time na pwede na siyang nakauwi ng eto ng Manila sa kanila, pero bumabalik pa rin siya doon sa Bataan. Until na may nagsumbong sa akin na nagmamariwana siya ulit. So, dun yun yung time na sabi ko, wala na to. Parang pakiramdam ko yung lahat ng binuhos kong effort, lahat ng binuhos kong tulong, pangaral, suporta sa pamilya. Parang natapon na lang ng ganun kasi parang nasa rehab ka, kailangan mga marihuana. So parang ang dating sa akin, parang napagod na ako until yung sinumbong sa akin na yon, siguro mga after ilang days or ilang weeks, nagsabi na siya sa akin na, mama, lalabas na ako ng rehab. So ako, nawala na ako ng pag-asa na wala na, parang hindi na magbabago itong si Jiro. Kasi total nung nirehab ko siya, 23 years old siya, 24, 25, 26. Matanda na siya, hindi naman na siya 17 or minor de edad. So sabi ko, siguro tama na yung nagawa ko para sa kanya na nung nagpaalam siya, binak ko na siya, hindi ko na siya pinansin nung sinabi niyang uuwi na siya at aalis na siya na sa rehab. Ano pang magagawa ko kung yun ang gusto niya, matanda na naman na siya. At ang pakiramdam ko rin, kung nakaka-uwi naman na siya dito sa Maynila, so pakiramdam ko okay na siya. Until nawala na kami ng communication for 1.5 years. I think 2018, 2019, until ngayon. Ito ang nangyari sa kanya ngayon. So ako, bilang nanay na nayan niya, siguro naman alam nung nasa taas kung anong effort yung nagawa ko at naitulong ko sa kanya, na sana pinahalagaan niya and sana yung pamilya niya din kahit papano sinuportahan siya sa lahat ng bagay. Siguro hindi siya ngayon nandito sa ganyang sitwasyon. So ako po ay siguro ang pinakamagagawa ko na lang po ngayon ay magdasal at hinihingi ko rin po na pagdasal natin siya na malinawan ang isip niya, na
kung ano man po ang mangyari sa kanya ngayon, na sana ay matuto siya sa lahat-lahat ng pinagdaanan niya sa buhay niya. At dumating nga po pa ang punto na talagang kung ano yung gusto niya noon, nung first rehab niya, dahil ayaw niya na mag-artista, ang gusto niya pumunta sa Japan, hinanap ko pa rin po yung tatay niya para malaman ko kung anong mangyayari, pero meron yata pong tradisyon ng or ano ang Japan na pag 18 and above na hindi nasagot nung tatay or nung family, at saka I think parang may tampo din sa kanya yung tatay niya doon, so kaya hindi siya natuloy tumira sa Japan. So yan po lahat yung storya ni Jiro, at sana po i-pray niya na lang din po siya na malampasan po niya itong lahat ng nangyari sa kanya. And dun po sa mga, siyempre, sa mga magja-judge po sa akin, God bless po, alam po nung nasa taas kung anong laman ng puso ko at kung ano talaga ang ginawa ko kay Jiro para mapabuti siya. Maraming salamat po and God bless.